everyone! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Good news yung sasabihin ko sa inyo kasi I'm back. Pwede na po ulit akong mag-assist ng mga client or ng mga gustong umutang sa bangko. So para nga po sa mga interested or gustong mag-bank loan na hindi ko na-assist before or mga nag-inquire sa akin pero hindi ko na-assist kasi nga po medyo busy-busyhan ang lola nyo. Meron tayong mga pinagkakabalahan at inayos din yung code. So, hindi nga po ako nakapag-assist. So, sa mga interested nga po, pwede kayong mag-message ulit sa aking email address, amawaniana@gmail.com. Okay? Para ma-assist ko po kayo. At if declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa description at sa comment section below. Click the link and apply! Disclaimer, try or apply at your own risk. At kung sakali na makapag-message po kayo, dito nga po sa aking email address na amawaniana@gmail.com, meron po kayong matatanggap na auto-reply, okay? So, hindi po ako nagre-reply ng mga gustong mag-bank loan na hindi rin po sinasagutan yung mga katanungan ko. Kasi marami yung nagme-message sa akin before talaga na halos isang araw nakakatanggap ako ng 100 emails, ng 200 email na mga nagtatanong kung paano mag-bank personal loan, kung paano mag-bank salary loan. And hindi ko sinasagot talaga din. At may mga nagagalit pa nga, bakit daw hindi ako sumasagot? Kasi nga po, sobrang dami talaga. Kaya meron po akong nilagay ng auto-reply na kailangan yung sagutan din para mas mapabilis yung transaction natin or yung pag-assist ko din po sa inyo. Kasi mahirap. Kasi yung hahaba, yung conversation natin, di ba? Tapos at the end pala, hindi ka qualified or hindi kayo qualified ng utang. So para lang din mas mapabilis yung process or yung transaction, para lang din hindi kayo, di ba, magsayang ng oras na makipag-chikahan sa akin or magsubmit ng requirements and sa huli pala, ay hindi tayo qualified na umutang. Meron nga po akong nilagay ng mga question for pre-evaluation. Yung auto-reply na matatanggap nyo once na mag-message nga po kayo sa aking email address na amawaniana@gmail.com. May I request you to provide the following information for pre-evaluation. Also, please read the qualification and requirements needed for bank loan. So, kailangan nyo masagutan tong basic monthly salary, magkano nga ba yung sahod, nature of work, ano nga ba yung nature nga ng trabaho nyo, yung position nyo, the address of work, dito naman kahit yung city lang, for example, Makati City, Pasig City, or Quezon City, ganun lang. Ilalagay nyo lang kasi para mabilis natin na ma-check kung pre-qualified nga ba kayo na uutang sa bangko or hindi. May mga lugar kasi na hindi kine-cater ng mga bangko ha. Kasi for example, may history yung lugar na yan na laging may nag-aaway or may history yung lugar na yan na mahirap mapuntahan. So yung mga bangko naman kasi or yung mga nagmamay-ari, yung mga nasa higher management din, iniisip nila yung kapakanan ng mga collector. So kung sakali ba na client eh hindi makabayad or mahirap singilin, kapag pupuntahan ni collector sa bahay niya, magiging safe kaya yung collector. So may mga ganun na pag-iisip, di ba? Kaya tinatanong ko din po yung address of work kahit yung city lang para malaman natin kung yung lugar mo ba ay kinikater nung bangko na ina-applyan mo. Pero ayun pala, hindi ko pwedeng sabihin kasi sa mga videos natin kung saang bangko natin i-forward yung loan application nyo once na mag-apply kayo kasi bawal po yan. Sa social media, bawal magbanggit. Pero malalaman nyo naman po yan kapag mag-message po kayo sa aking email address. At kailangan nyo din pong masagot itong are you permanent at present employer? Kaya ako din naman po tinatanong kung permanent nga ba kayo sa present employer. Kasi halos yung mga bangko talaga, ang tinatanggap nila or ang pwede sa kanila na umutang ay yung nakapermanente na sa present employer. Para lang din magkaroon kayo ng idea. And tinatanong ko din po dito kung meron ba kayong close or canceled card. Bakit ko ba tinatanong ito? Kasi para hindi masayang nga din po yung oras nyo, di ba, na mag-submit ng requirement sa akin pero hindi pala kayo pre-qualified or hindi pala kayo pwedeng umutang kasi meron kayong credit card or close or canceled credit card. O kung sakali naman na nag-yes ka, tatanungin naman kita dito kung meron ka bang clearance certificate. So kung sakaling may clearance certificate ka, pwede mong isend pa rin sa akin tapos i-attach natin doon sa requirements
na i-forward natin sa bangko kung saan mo gustong mag-apply. Pero, ayan, hindi po lahat ha, hindi po lahat talaga na-aprubahan. Minsan kasi kahit meron tayong clearance certificate, ay nade-decline pa rin ang ating loan application. Usually po na kinoconsider nila sa closed or canceled card, na sa clearance certificate nga, na kapag kayo mismo yung nagpa-close ng inyong credit card kasi hindi nyo na nagagamit. So, possible talaga na pwedeng ma-aprubahan ang ating loan application. Then, do you have an existing credit card? Minsan kasi additional points, o meron tayong existing credit card, ibig sabihin talaga, meron kang magandang source of income. And then, have you applied for a bank personal loan for the past 6 months? Kaya ako din tinatanong ito mga beses kung nakapag-apply ka na ba before, for the past 6 months nga, ng personal loan. Kasi baka kung saan natin i-forward yung loan application mo, eh doon ka din nag-apply pala. At hindi pa lumampas ng 6 months. Eh hindi pa pwede kasi. At halos lahat naman ng mga bangko, mag-reapply lang po kayo after 6 months. Sana sa pagsagot nyo dito mga beses ay maging honest po, lalong-lalo sa credit card. Para lang din ma-advise ko kayo kung ano yung mga dapat natin gawin or yung mga possible na dapat natin gawin. At meron din po akong nilagay na mga requirements, yung eligibility criteria and syempre yung requirements para sa mga employed. Kasi usually yung mga nagme-message sa akin, yung mga nagtatanong, ay mga empleyado. Meron din po tayong nilagay nga dito na requirements para may reference lang din kayo. At syempre sa mga self-employed, pwede kong email sa inyo yung mga requirements. Basta mag-message nga lang po kayo sa aking email address nga po na mawaniana@gmail.com at sagutin nyo nga itong question for pre-evaluation para malaman natin kung pre-qualified kayo na umutang. Once kasi hindi nyo nasagot ito, puro how yung message nyo or paano yung nalagay nyo sa email, then nasend itong auto-reply sa inyo pero hindi kayo nagre-respond, eh talagang possible na hindi ko kayo ma-replyan din po sa dinami-dami nga po ng mga nagme-message sa akin. Halos 100 to 200 email ang natatanggap nga po natin araw-araw. Ayun, tulungan lang po tayo. At ang pag-assist ko po sa inyo ay walang bayad. Hindi po ako humihingi ng kahit piso. So parang tulong ko na lang din ito sa inyo. And syempre, baka sabihin nyo na baka naman manghingi ka or baka may magtanong sa inyo, baka may bayad yan. So, wala pong bayad. At para lang sa information nyo, may commission naman po ako na nakukuha talaga sa bangko. Hindi man ganun kalakihan, pero pwede na. Diba? Kapag na-approvehan ng inyong loan application, kaya tulungan lang tayo. Kung gusto nyo umutang sa bangko at gusto mo legit talaga yung inuutangan mo, pwede kitang matulungan, pero yun nga po, makipag-cooperate lang din tayo sa process. Diba? I mean, kapag nag-message ka sa akin, tapos nanggap mo yung auto-reply nga, yung question for pre-evaluation, pakisagot lang din po para, di ba, mas mapabilis yung pag-assist ko sa inyo at hindi pa dumating sa punto na nakapag-send ka ng requirement sa akin, tsaka kita masabihan na hindi pwede. And, syempre, sa mga nasasabihan ko na not qualified, ay huwag po kayong masaktan kasi may basehan din naman ako kung bakit ko sinabi yon. May eligibility criteria yung mga bangko na sinusunod din po talaga namin. At kapag agent po kasi, or para sa aming mga agent, ay pinapagalitan din kami. Kung sakaling nag-forward naman kami sa kanila ng application na hindi qualified, tapos pin-forward pa rin namin. So, parang isipin nila na nasaan, kaya nga may agent para merong taga-check muna ng mga requirements kung ng application, kung pre-qualified nga ba si client or hindi, di ba? Huwag po kayong masaktan kung ang reply ko or minsan nagre-reply ako ng not qualified, ganyan. Pero kung sakaling decline naman kayo sa agent, pwede po kayong pumunta mismo sa branch nung bangko. Pwede kayong doon mismo mag-apply. Okay? Pwede kayong mag-inquire doon. Pwede niyong isubmit. Kapag nasabihan ko kayo na not qualified, hindi ibig sabihin naman na hindi na kayo pwedeng mag-try. So, sa akin lang yun kasi nga po pinapagalitan kami kung nag-submit kami ng mga requirements or yung mga document ng client or ng mga applicant na gustong umutang ng hindi qualified or parang mababa yung chances na maaprubahan. So, kapag ganun, pwede po kayong dumiretso mismo sa nearest branch nung mga bank. Then, pwede niyong isubmit doon yung application nyo. So, medyo strict po kasi sila sa amin, di ba? So, ayan lang mga beshies. Sa mga interested nga, di ba? I'm back. Pwede ko po kayong ma-assist ulit. Anyway, guys, thank you for watching. At sa mga interested nga, usually po yung sahod ay at least 25,000 pataas. Medyo mataas
yung qualifications nung bangko na handle natin, at least 25,000 pataas para magkaroon naman ng chance or malaki yung chance na maaprubahan ang ating loan application. Sa mga call center, at least 35,000, di ba, pataas. Kaya ewan ko ba, bakit yung mga bangko ay mas mahigpit sila kapag yung applicant ay yung galing sa BPO or sa call center nga. Ayun lang, thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!